Mark Anthony Bagayndok, my three favorite Pinoy YouTuber or vlogger sa US, Vince Leonardo Panlasang Pinoy in Dironing. Naks! Thank you naman, Mark Anthony Bagayndok. OMG, nagsisnow guys. Wow. Hindi ko alam kung kita nyo eh. As in, ito yung first snowflake of the season. Kita ba? Lapitan natin. Mukha lang siyang ulan ngayon kasi mahangin kaya masyado siyang ano. Ang magandang snow yung minsan yung parang lumilipad-lipad talaga. Hindi kita eh. Parang ambon eh. Pero kita nyo ba? Ayun, tapat natin sa dark na ano. So ayan. A few moments later. It's not the season. Kita nyo ba? Dito kami ngayon ni Masa H Mart. Gugrocery kami. Ito, H Mart ang pinaka parang malaking Asian supermarket na malapit sa amin dito. So, ayan. Dahil nandito yung mga ingredients namin. Ano pa pang gulay yung kailangan? Pakbet, sabi niyo. Opo. Andito lahat ng ano. Sige po, kuha po kayo. Ayan, kukuha tayong kimchi guys because kimchi is life. Vegan kimchi, iba't ibang klaseng kimchi. Ayan, let's go. Itong preso, 55 cents. Ah, each. Each pala. Ito, 99 cents each. Diba? Mahal diba? Ayan. Itong live blue crab. Bakit dead? Sabi live. Dead na siya guys. Buong araw na daw siya nandyan. Ang mga, uy, sarap po. Grabe oh. Abalone. Tingin tayo dito. Ng mga ganap-ganap. Ito mga frozen shrimp. Ganyan. Dito tayo sa ano. Ayun, ito yung pinunta ko talaga dito, guys. Head-on na shrimp. Laki, grabe. Mas malaki pa sa kamay ko. So, ayan. Kuha tayo nito. Ito ay may octopus. Baby octopus. So, andito na tayo sa lobster. OMG, parang gusto ko ng lobster ulit. Tignan nyo. Lobster frozen. Oh, sorry. So, grabe guys, king crab. 48, ang mahal oh. Then, crawfish. Ito tayo sa lobster. Parang gusto ko. Kaso buo siya. Gusto ko yung tail lang sana para, ano, para diretso nalulutuin. Ang galing, nakatali talaga. Ano yung pollock? Pollock roe. Ang kakaiba yung itsura niya. Dila pa to guys. Joke. O ano to? Itlog ng isda. Ano ba to? Pollock roe. Pollock roe. Ayan, grabe. So ayan, ang lalaki mo. Grabe. Bay, nagpakahirap-hirap pa tayo nung Halloween. Dito ko lang din pala makikita tong squid. Ayun, meron sila dito. Pero wala yung costume ko.
Hello guys, welcome back to my channel. So kung ngayon ka lang napadpad sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So I make different videos about my journey here ngayong mga buhay Amerika, yung mga Filipino living the American dream content. So kung ganun yung mga gusto mo, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time meron akong bagong upload. So I upload every Wednesdays and Saturdays around 6 PM to 7 PM Manila time. So sinasagot natin yung mga comment nyo doon sa last video. So without further ado, gawin na natin yun. First comment is from Honey Lorente. Out of nowhere lang na question, Kuya Vince. Grabe siguro ng adjustment mo or nyo. When it comes to food, no? Since mga Pinoy, alam mo na, lamon is life. Tsaka iba talaga pagkain dyan. Wala lang, natanong ko lang. Ha ha ha. Nung ano, first few weeks ko siguro, Honey, ano, ganun. Kasi hinahanap-hanap ko talaga yung Filipino food dati. One example is, nung nagluto ako nung sinigang dito, nung talagang unang dating ko lang, hindi ko pa alam na may malapit palang Asian store. So, walang sinigang mix. So, meron dito sa Walmart is yung mga dried sampalok. Tapos, iba yung lasa, medyo matamis na ewan. Pero wala, kinain ko pa din, siyempre. Pero kinalaunan, nakahanap din ako ng Asian store at saka Filipino store actually, buti dito din sa amin meron. So pag inopen nyo yung pantry namin, alam nyo mga Pilipino yung mga nakatira dito kasi puro pang Pilipino na produkto yung nandyan. Which is good kasi hindi na ako nauubusan ng ingredients kasi alam ko na kung saan kukunin. Pero grabe yung lamon is life eh, no? Oo, totoo yun sa ating mga Pilipino. Lalakas natin kumain. Naalala ko yung mga co-office mates ko dati. Sa dati kong work dito. Yung sabi nila, bakit daw ang heavy ko kumain palagi? Eh, samantalang sila, yung lunch nila, yung mga ibang lahi pa. Yung mga lunch nila, kundi apples, bananas, salad, ganyan-ganyan sa akin. Kanin talaga, tapos sabaw pa ng sinigang. Ang lakas ng amoy. Pero wala, ganun talaga guys. Next is funny videos, house tour naman po. O nga pala, no, hindi ko pa kayo natutour dito ng ano, as in yung parang tour talaga. Doon na-tour ko kayo dati, nung bago pa tong bahay na to, nung kakalipat lang namin, which is wala pang gamit. Try natin sa susunod na vlog, kung hindi sa next vlog. Pero try ko sa next vlog, house tour. Sige. Next is Cherilyn Lario. 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 Hello Vince, inaabangan ko si Auntie Babes. Uy, sa vlog mo. Ha ha ha. Regards na lang sa inyo dyan. Hello Cherilyn, si Auntie Babes guys is si mother-in-law. Andito yung mother-in-law ko ngayon sa States. Andito siya sa amin. Andito siya sa baba. Tara, punta tayo. Tanong natin kung gusto niya sumama sa vlog. Tanong natin sino po si Cherilyn mo. Hello Cherilyn. Di ba nakakabik to? Tara, baba tayo guys. Wait lang. Kasi kilala niya si Ma. Naks. Ma, may tanong ako. Ano? Sino po si Cherilyn Lario? Si Cherilyn Lario ay anak ng bunso kong kapatid. Si Frankie. Siya ay isang teacher. Ah, teacher. Yan, sabi niya, hello Vin, sinabangan ko si Auntie Babe sa vlog mo. Ano ba yan? Ayan, so lalabas ka sa vlog. Hindi, oy, maganda nga. Hello, hello ka sa mga amiga mo sa simbahan. Oh, hello sa mga friends ko dyan sa Malati Church. I'm here in Chicago. Ayan. Marami pa tayong vlog kasama si Ma. Teacher yun. Ayan, sige po. Thank you. Cherilyn Lario pala ay pinsan ng aking commander. So, hello Cherilyn. Hello sa mga kapamilya dyan. Nice to virtually meet you. YouTube-bali meet you. So, hello sa inyo at sa mga kapamilya dyan. Waray kwarta. Sa mga kababayan ko, kapag kayo ay bumili ng bahay sa US, expect to move ang mindset nyo. Ang dapat ninyong gawin, lowest down payment ang ibayad nyo at lowest mortgage rin kung makakaya. Kasi in near future, dapat nyo ibenta ang bahay kung nag-appreciate ng value. True. Pag makabili kayo ng bahay at 300,000 tapos within 3 years, 500,000 na ang value, benta nyo at meron na kayong 200,000. Rinse and repeat hanggang sa makakayo. Ano? Makakayo nyo. Haha. Isa rin itong key kung paano maging milyonaryo sa US talaga ba? Salamat, Waray Kwarta. Tama yun. Parang in-explain ko sa last vlog, di ba? You get earn equity. Yun nga yun. Sa example niya dito, kapag bumili nga kayo ng bahay na 300,000 and then nag-increase siya to 500,000 after 3 years, so meron kayong 200,000. Kung ibebenta nyo yung bahay, di ba? So, bayad nyo na yung 300,000, 200,000, kinita nyo pa. Di ba, pambili na kayong furniture. So, ganun. Kaya nung una yun yung tanong namin dito, guys. Bakit yung mga tao dito, parang after a few years, lumilipat sila ng bahay? Kasi sa atin sa Pilipinas, di ba, aminin. Sa atin, karamihan sa mga Pinoy, kung saan kang lumaking village o kung saan kang lumaking lugar,
doon na kayo tatanda. Well, at least sa karamihan ng mga Pilipino, di ba? Kasi ako ganun eh, doon ako lumaki sa same village sa amin sa Paranaque. Lumipat lang kami ng bahay pero same village pa din, alam mo yun? Kaya yung mga kababata ko, close ko pa din, ganyan. Dito kasi after a few years, lumilipat talaga sila, hindi ko alam. Baka nga dahil doon sa rason na yun. Para sa ano, kaperahan. Next is Amando Lucero Jr. Salamat po Sir Vince at nabasa mo comment ko. Pwede ba magtanim dyan sa likod ng bahay niyo ng mga gulay? Hehe. Oo naman, siyempre nasa sa akin na yun kung, or nasa sa amin na yun kung anong gusto namin gawin dito sa property bilang sa amin na tong property na to. The only thing na kailangan namin magpaalam sa homeowners association is yun nga kapag magpapatayo ng fence or maglalagay kami ng concrete dun sa patio sa may backyard nga or ano pa ba yung mga kailangan ng approval. In short, kung meron kang enhancements sa pinaka-property, pero kung yung mga halaman-halaman lang naman, bahala na kami dun. Pero naalala ko, nabasa ko dun sa homeowners association na parang booklet. Bawal dito yung mga poultry, like yung mga pato, yung mga manok, yun, bawal naman yun guys. Yung mga kambing, yun, di pwede dito yun. Ricardo Amistoso, Sir Vince, na-experience mo na po ba mag-dumpster diving? No. Never. Grabe, mga never. Parang hindi ko sa trip. Marami akong nakikita vloggers dito sa Amerika na iba't ibang lahi, hindi lang Pilipino, na nag-dumpster diving. Hindi naman sa pagano, pero hindi ko trip yung ganun. I mean, iba yung content ko, alam nyo naman. So, yan. Next is Brands Angelo Valladolid. Sir Vince, agree ako sa'yo na good investment ang bahay dyan sa US dahil tumataas ang value every year. Tanong ko lang po kung pwede mag-down payment ng 5% sa total value ng property. Thanks and keep on inspiring us. Brands Angelo Valladolid. Yes, pwede. Nung nag-a-apply pa lang kami ng mortgage, nakita ko, pwede daw mag-down payment ng as low as 3%. Yun yung lowest na nakita ko, 3%. Let's say, kukuha kayo ng conventional loan. Ang lowest na pwede nyong i-down payment is 3%. Tapos kapag FHA loan naman, 3.5%. So yung 5%, okay din yan. Kasi syempre, the higher the down payment na ilalagay mo, yung i-offer mo, mas okay kasi mas bababa yung principal tsaka interest nga, yung mortgage mo monthly. Pero to answer your question, pwedeng mag-down payment ng 5% ya. Even, yun nga, 3% or 3.5% pwede. MG Punsalan, hi po sir, nakatira na po sana kami sa Amerika kung hindi nag-pandemic, but I wanna ask po if paano po yung way para mas mapabilis ang pagpunta dyan for permanent citizen, or you mean resident, kasi kapag citizen ka naman, permanent ka na dito. So I think yung sinasabi siguro ni MG Punsalan is permanent resident. Ingat po kayo lagi and God bless. Eto, real talk, ang pinakamabilis talaga makapunta dito, I think, is yun nga yung fiancé visa. Kung meron ka naman jowa dito na citizen, yun yung pinakamabilis na way talaga. So kung meron ka jowa dito, pakasal ka sa isang American citizen, you only need to stay for 3 years, then pwede ka na mag-apply for citizenship. Whereas yung sa amin, nakuha namin yung permanent residency through employment nga ni Commander. Kailangan namin mag-stay for at least 5 years para makapag-apply for citizenship. So yun yung pinakamabilis. Dino D, pa-shoutout po Kuya Vince, kamusta po? Okay lang ako bro, shoutout to you Dino D, how's it going bro? Share ko lang, nag-interview na po kami sa US Embassy last November 3 and noong November 6, nabigay na agad sa amin yung visa namin. Uy, congrats! You must be so excited bro! Through a family petition pala kami, so it's basically official. Congrats again! I mean, from the bottom of my heart, I know the feeling, bro. We are finally migrating to US as permanent residents, pero next year na, magpapasko, and New Year na muna kami dito sa Pinas. True, I mean, syempre, official na, di ba? So again, congratulations! Welcome to America! Next is Arnold Booker. What's good, bro? Hey! What's up, bro? Silent viewer here. Been a while now, but I just subscribed a few days back. Oh, thank you so much, bro. Keep it up and hope to see you there, brethren. God bless. Okay. Thank you, bro. God bless you, too. Maria Rachel Roman. Hi, Vince. Question lang po. Okay lang po ba na gumamit ng cash dyan pag buy food, clothes, gasoline? Lalo na pag first time sa USA. Second question. Po, may chance po makawork dyan graduate ng tourism at galing recruitment agency po? Hope to answer my question. Thanks and stay safe. More informative vlog to come. Okay, thanks Maria Rachel Roman. First question, okay lang ba ang paggamit ng cash dyan pag buy food, clothes, gasoline? And of course, pwedeng pwede. Number 2, lalo na pag first time sa USA, oo naman. Siyempre tinatanggap naman yung cash dito kahit saan. So, parang mas marami lang I think yung nagki-credit card or yung debit card. Pero okay pa din naman yung cash siyempre. Second question po, may chance po maka-work dyan pag graduate ng tourism? Oo naman, graduate ka nga. Dito nga marami naman hindi nag-graduate ng college. Pero may work pa rin naman dito, parang okay lang yun. May edge ka pa din.
at galing recruitment agency po. Kung meron ka namang mahanap na work, di ba? Eh, di good. Next is Arnel Bakuli. Kuya Idol, parang maganda mag-garden dyan, lalo na sa backyard mo. Pwede magtanim ng vegetables para anytime pwede ka mag-salad. Once pwede na ma-harvest. Eh. Parang yung kanina, no, yung nag-comment about veggies, about gulay. Oo naman, pwede magtanim ng vegetables dito sa amin kasi siyempre nasa sa amin naman. Pero ngayon, hindi mo na kami magtatanim ng ganun kasi siyempre mag-winter, matay lang din yung mga ano, kagulayan. Tsaka hindi ba parang medyo pangit tignan, may mga gulay-gulay dyan. Siyempre, ano muna tayo, doon muna tayo sa mga magagandang itsurang halaman, di ba? Pero okay din yung suggestion, the future. Para ano ka na lang, di ba? Pitas-pitas. Uy, ano ba yung gusto ko ilagay sa salad? Roses? Roses! Bulak mo. Pero edible yung petals nun, no? Or ano kaya, yung, or lavender kaya, no? Pero good suggestion. Mark Anthony Bagayndok, my three favorite Pinoy YouTuber or vlogger sa US, Vince Leonardo Panlasang Pinoy in Dironing. Nax! Thank you naman, Mark Anthony Bagayndok. Kaya kayo guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo tapos kailangan favorite niyong YouTuber or vlogger si Vince Leonardo. That's it for today guys, yun muna today. Thank you so much for watching. Kung nanonood ka pa rin sa puntong ito, maraming salamat kasi ibig sabihin, tinapos mo yung video and I really appreciate it. Again, salamat sa panonood at sa mga naglapag ng comments sa last video. Thank you so much. Sa mga hindi ko nasagot na comment, sorry, pero again, nabasa ko naman yun isa-isa. Kaya thank you pa din. So kung meron kang question, anything about Buhay America or anything under the sun, kahit ano, or yun nga, kung may mga katanungan ka na hindi ko naman nabavlog pa dati, comment down below, pipilitin nating sagot yan sa susunod na video. And yon sa mga nagbi-binge watch ng mga vlogs natin, sa mga lumang vlogs, maraming salamat talaga. And guys, don't forget to follow me on my social media accounts at ang aking gaming channel at gaming page. Hindi ako masyado active doon pero kapag may time lang ako, nag-upload ako doon. Or nag-stream pala ako, I mean. Kaya follow and subscribe. And magkita-kita po tayo sa susunod na video. Peace!